Halika, usap tayo. Dito yan sa programa ng DJ Neil Talapa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Neil Miranda. Siyempre, dito po yan sa programa ng DJ Neil, The Lover. Siyempre, hindi po mawala ang aking partner. Ano, DJ, ano? Bahala ka na. Ayaw mo na. Ba't wala ka, Mike? Yan. Ayan, meron. Meron na. Ayaw mo marinig. Magandang hapon po mga kaibigan. Mm. Nandito naman po ang inyong programa ng DJ Neil. Neil? Anong Neil? Neil yung pako. Pako. Kasi nagpapako eh. DJ Neil. Mm-mm. The Lover. Yan. Tuwing hapon po yan ng alas 3. Mula alas 3 po ng hapon hanggang? Tuwing Sabado. Alas 4. Every Saturday po yan, ha? Dito. At syempre, kasama sa programang ito mga kaibigan, ang inyo pong mga suliranin. Ayan, oh. Na nais ibahagi na may, sa ating mga listeners. May agad kasagutan. Oo. Sa inyong bawat suliranin na ibinabahagi, yan po ay malaking bagay sa mga listeners natin dahil kapupulutan po nila ng aral yan. Kaya't huwag po kayo mahiya. Ibahagi po natin. At syempre, katuwang po natin ang ating mga listeners sa pagbibigay din ng payo sa inyo. Ano man po ang inyong problema, lalo na pag uusapan tungkol sa pag-ibig, sama-sama po natin yung tutugunan. Dito po yan sa programang DJ Neil, The Lover. Kaya doon po sa gusto mga makilahok, pwede po kayo mag-text sa aming text jack hotline na 0998-975-1368. At ang aming landline hotline, 861-6947. Maging smart natin ay meron din po tayong smart. Mm-hmm. 0939-916-9855. Ang globe number? 0917-822-8362. Mm-hmm. Ang website naman natin, ito ay www.dzme-1530.com. Mm-hmm. Yan. Meron pa? Yung stream apps natin. Mm-hmm. I-type ang DZME 1530 kHz o KHZ. Mm-hmm. Ang FB page naman natin, DZME 1530 kHz, o i-type ang 1530. Yan, hindi nyo po makakalimutan, quincenas katapusan, yan po ang araw ng sweldo. O, yung YouTube, nasa YouTube na rin tayo. Ang ating lovers. YouTube, wala yes. Pa. Wala pa. Wala pa. Temporary. Oo. Nawala. Kaya dun muna tayo sa dun po sa mga Facebook user, ha. Huwag niyo po kakalimutan i-type ang aming FB page, DZME 1530 KHZ 1530. Yan. Siyempre, pagka-type niyo po, huwag niyo pong kalimutan like and share. Correct. Yan. Para manatili na po sa inyong inbox. Yan. Sa inyong Facebook. Yan. Lagi po update po kayo, mga kaibigan, sa mga nagbabagang balita. Yan, sa mga sariwang balita, inyo pong maririnig at mapapanood sa aming pong Facebook page sa DZME 1530. Bago tayo magsimula, ha? Siyempre meron tayong hot topic for today. Mm-hmm, yan. At ang ating legal advice mula po yan kay Attorney Bong Tan Sinsen. Maya-maya, baka okay, nandito na. I think nasa biyahe na yun eh. Nandito na yan maya-maya sa ating second part ng program. Pag-uusapan natin ang Miranda Rights. Yan. Sa Miranda Rights, karapatan mo, ipaglaban mo. Yan. Galing mo talaga. Hindi lang pala pag-ibig ang naipapayo mo. Siyempre, meron ding mga legal. Kasi, alam mo, pag sinabi mo, pag pinag-usapan pag-ibig, kasama dyan ang legal. Legal, correct. Oo. Kasi ang pag-ibig, merong legal, merong illegal. Tulad mo. aray, naku. Huwag naman ganyan kalaat. Sobrang sorry po, yun. Sorry po. May tama agad. Malaki tama. Yeah.
ang ating hotline, hot topic for today, mga kaibigan. Okay. Ha? Kayo po ba, sang-ayon po ba kayo o hindi? At bakit? Kailangan pa ba na isang babae o isang lalaki na mag-bodybuild, magpaganda ng katawan, ha? Para lang maging kaakit-akit sa kanyang iniibig? Ayan, ang ating hot topic for today, ha? Magandang topic yan. Sige po. Text lang po kayo, ha, sa aming smart globe at sa aming hotline, hotline, ha. Text lang po kayo. Kayo po ba ay sang-ayon o hindi, pabor o hindi pabor, at bakit? Ha? Sa isang lalaki o isang babae. Yeah. Ha, na dapat bang mag-bodybuild, magpaganda ng katawan para lang, ha, ibigin ng kanyang minamahal. Nililiyang. Parang itong asing listener na si Jeff Grande. Nagwe-wish din ito eh. Tamo naman, pag nakita mo sa personal si yan, Jeff Grande, nagwe-wish yan pare. Pero tingnan mo siya, ng laki-laki. Sinalba. Dede. Ito si Jeff Grande, dati-dating kasama dito sa DCME. Jeff Grande. Yumaman. Siyempre, pag yumaman ka na, kasi naman magtrabaho ka pa, di ba? Oo, sabi nga pagka tumawag ka sa cellphone, cannot be rich. Ayan, cannot be rich. Hindi, hindi mayaman. Happy watching po kay Noper Loref. Ayan. Loves, good afternoon. Ayan, at Loves. Ayan, ng Abante. Ayan. Si Ate Loves. Anod sa atin, oo. Kay Kuyang Aldrin, the lover boy, sabi niya. Ayan, maligayang paikinig. No is watching, sabi niya. Kay Mia Flor, magandang hapon po. Kay Jem Tagaw Bautista, happy watching po. Ayan, nanonood po sa atin. Ang sarap matulog pag ganito ang tugtog. Pang patulog ba? Hindi ka gigisingin, ako yung Aldrin, gigisingin kung natutulog mong damdamin. Si ano, ang ating muse, si Dang. Nakikinig si Dang ngayon. Miss Dang! Yung muse natin sa Reporter's Hour. Nanonood din yan. Happy watching. Yan. Ha? At sa Garcia family, yan, happy watching. Regard to you both. Yan, thank you, si Ate Noper. Sarap pakinggan yung song, nakakamiss ang Pinas. Ayan, sabi ni Jem Tagaw. Kasi si Jem Tagaw nasa ibang bansa. OFW to na nanonood sa atin ngayon. Nahihiya ako, DJ Neil. Sabi ni Kuyang Aldrin. Psst, sabi ni Dang, ba't ang ingay nyo? Natutulong si Dang. Ito talaga, Miss Dang. Oh. Alam nga naman, hindi kami magsalita rito. Kami ang may program. Ano ba yan? Kay Jeff Grande, yan. Happy watching here sa office. Aba, nasa office pala si Kay Jeff. Sa Ortigas yan. Sabi niya, the number you dial has not been dialed. Ayos. Please dial again. Ang alam ko lang, cannot be reached. Pag tinawagan niyo po yan si Kuyang Jeff, sabihin sa inyo, cannot be reached. Yan. Kay Rapi Bardida, magandang hapon po. Yeah, magandang hapon din po. At Bardida, happy watching po. Bardida. Rapi Bardida. Yan. Sige po, tuloy-tuloy po tayo. Okay, yung isang kapatid ko, yung aming bunso, nakikinig ngayon, nasa abroad siya ngayon. Nasa summer. Abroad sa summer. Nasa summer, abroad pero nasa summer. Ayan. Happy birthday kay Ken. Ken Llamoso Bautista. Ayan, happy birthday. Sa Pasig. Ayan. Dito na sa... Ano ang tawag doon? Kababayan. Ano may birthday? Birthday ano? Ba't ang dami may birthday yata ngayon? Eh, ano bang araw ngayon? Abril ano yan? 22? Yun ngayon ang ating mga kaibigan. Hindi man kami, kung pwede naman kami tumanggap ngayon, kahit ipax nyo na lang yung pangmerienda namin. Pang happy birthday. Pa-email na lang, pwede naman. Sabi ni Kuya Chip,
pakibati naman ang Rotary Club of Pasig. Ayun. Yan, happy watching and listening ha, sa Rotary Club Pasig chapter. Oo. Sa Pasig Central daw. Mabuhay ang DCME. Yan. From Jeff Grande. Ayan, ang bumabati. Yan, ayan. Maligay pa ikinig po sa inyo lahat. Hindi pa rin nakakalimot yan kahit milyonaryo na yan. Mm-mm. Sa akin kumare si Ena Villamoso Bautista. Yan. Nanonood po sa atin. Happy watching. Ha? At happy birthday sa aking inaanak. Yan. Si Ken. Ayan. Yung mga nakikinig sa atin ngayon na Neil, siguro pag nagbigay sila ng problema, kaya mo naman yung payuhan yun, di ba? Ikaw naman ang eksperto dito sa mga payo. Payungan? Di, payuhan. Ah, payuhan. Kala ko payungan. Yan, doon po tayo sa ating hot topic for today, ha, mga kaibigan. Kayo po ba pabor ay o hindi pabor? Mm-hmm. At bakit? Ha? Doon sa mga lalaki at babae na... Kailangan pa bang magpaganda ng katawan, mag-bodybuild para magustuhan lang sila ng kanilang nililigawan o binamahal? Yan, sige po. Actually, sagana ng akin. Sabo kayo. Sagana ng akin din. Yung mga nagpapaganda ng katawan, nag-exercise, sa simula lang yan eh. Yun ang pang-attract lang muna. Pero pag nakuha na nila, wala na yun. Nagiging loose yang na. Yan. Sabi ni Kuya Leo, akala ko ba... Love program ito. Police beat ba? May Miranda rights? Oo naman, may Miranda rights. Oo. Ano bang ibig sabihin ng Miranda rights? Ang ibig sabihin po ng Miranda rights, hindi po yan apelyido ko, mga kaibigan. Oh. Yan po ay batas talaga. Miranda rights, it's mean, you have the right to remain silent. Oh. Kung ikaw ay iniimbestigahan, may karapatan kang hindi magsalita. Nakalimutan ko lang, correct me if I'm wrong, ano. Tapos nagsimula yan sa ibang bansa, sa Latin American, gano'n na. Yung nag-propose niyan si Miranda, apelyido. Miranda rin. Hindi Neil. Miranda, yun nga. So, Miranda nga talaga. Kasi kailangan niya ng abogado, parang gano'n. Oo, doon yan, doon nagsimula yan. At Paki-enlighten mo kami, PD, baka nakalimutan na namin yun eh. Na ipanalo yung kaso. Hindi, pag ina-aresto ka lang naman, arestuhin ka ganyan. Kaya dito sa atin, ginagawa yan eh. Kaya you have the right to remain silent. Yung lahat na sasabihin sa'yo, ay pwedeng gamitin sa'yo. Ang lahat na sasabihin mo, pwedeng gamitin sa'yo, ganyan. O, kailangan may karap kang abogado. At syempre, dahil din sa mga biktima ng mapait na pag-ibig, may kasama po yung legal na pag-uusap. Kaya po, tinawag nating Miranda rights. Dito karapatan mo po dapat ipaglaban mo. At bibigyan natin yan ng legal opinion mula naman yan sa ating abogado. Abogado. Si Attorney Bong Tan Sinsin yan. Maya-maya, baka nandito na yon. But anyway, ha? Siyempre, mga kaibigan, ang aming pong tips, tuloy-tuloy po ang aming pong tips Dito sa ating mga kalalakihan, ha? Na mga nanliligaw. At sa mga kababaihan din, ha? Dapat both side, alam nyo, ha, ang bawat isa, dapat kilala nyo ang bawat isa. Dapat alam nyo yung mga tips, ha, kung ano yung ayaw at gusto ng isang lalaki at ng isang babae. Kaya ipagpapatuloy po natin yung mga naputol natin na topics nung nakaraan, ha, na tungkol po sa mga tips, ha, sa panliligaw. Yan. Sa panliligaw at doon sa panliligaw ng mga lalaki sa babae at doon naman sa mga babae, ha? Dapat alam nyo rin kung ano at gusto, kung ano ang ayaw at gusto ng mga lalaki. Yan. Both sides dapat. Sige, pero bago natin simulan yung tips, ano, may reaction tayo, sabi ni Kuya Jeff Grande. Kung mag-weights, dapat sabay ang mag-asawa or mag-boyfriend. Kasi, pag mas lumaki ang katawan ng babae, baka bugbugin. Marami, ang hard naman ito si Kuya Jeff. Bugbugan ka agad. O yan, pagka sinabing bugbugan, nandiyan ang legal na usapin. Ayan. Ano ang kailangan yan? Abogado. Kaya kinakailangan dito ng Miranda rights. Diba? Diba kaya Romy? Ba't parang tatahimik ka? Parang bigla kami inaalala doon sa suggest ni Kaya nga pag nagsabay, hindi ko alam ano man lalaki, yung tiyan o yung katawan. Ay, yun lang. Hindi niya nilinaw eh. Hindi nilinaw eh.
Hindi, may katawan na. So, katawan ng babae. Baka kailangan ng supporter para hindi lumaki. O, yun nga. Ayos. Kaya hindi naman po kasi, alam nyo, sa isang banda po mga kaibigan, ang pagpapaganda ng katawan, ang pagpapalaki ng katawan ng isang lalaki o ng isang babae, hindi po yan, bukod sa sabihin natin na dagdag palamuti. Mm. No? Kasi pagka maganda ang katawan mo, matipuno ka, isa yan sa pagiging attractive ng isang tao sa lalaki o sa babae. Yung magandang pangangatawan mo. Ang masakit lang dyan, na-attract si babae dahil magandang pangangatawan. Ayun. Paano kung tumanda na ito? Hindi naman ganyan lagi ang katawan. Siyempre mag-deteriorate yung katawan mo. Nagbabago. Iyon ba ang pagmamahal ng tao ay dahil doon sa ganda lang ng katawan? Oo, tama. May diba? Tama ka. Malaking tama. At bukod dyan, mga kaibigan, malak rin po ang benefits nito sa ating kalusugan. Yeah. Oo, tama, correct. Oo, bawas sa pat, di ba? Correct. Yung mga taba-taba, malulusog po yan. Oo, mawawala dyan. Mawawala yung mga toxic sa katawan. Ayan, kasi habang nag-gym po tayo, papawisan tayo, at mauuhaw tayo, iinom tayo ng iinom na tubig. So, lahat po ng mga toxic sa loob ng katawan natin, sasama yan sa wiwi natin. Palabas na, pawis, lahat, sasama yan doon. Malaking bagay po yan. Pag nasaktan ka ba, iiyak ka pa ng iiyak. Uh-oh. Pag nabigo ka, iiyak ka ng iiyak, kasama rin lalabas yan doon. Daanin mo sa pag-gym, mas maganda yan. Sa gym, diba? Saka maganda sa katawan talaga yan. Yan ang pinopromote ngayon. Diba? Gamot din po yan kasi, lalo na sa mga iwas sakit sa puso. Kasi lulusawin yung mga taba-taba. Kasi yung taba, papalitan ng laman yan pagka nag-gym ka. Pero, gaya na sinabi ni Kuyang Romy, hindi nga naman ito panghabang buhay. Tama. Yung ganda ng katawan, hindi yung panghabang buhay. Kaya, at hindi rin basehan yung ganda ng katawan para ibigin ka ng babae. Yan, oo. Diba? At hindi rin dahilan yung kaseksiyan ng babae para ibigin ng lalaki. Correct. Aanhin mo ang ganda at sexy ng isang babae, kung siya naman burara at tamad sa bahay, ano silbi nun? Wala. Diba? Ako kahit sabihin mong gaano kaganda mo, pagka wala kang silbi sa bahay, baliwala na. Baliwala sa akin ang ganda mo. Promise. Promise. Okay. Mga kaibigan, oo. Kasi ako po, hindi po ako tinuruan. Nag-usa po ako. Kahit sabihin mong lalaki ako, marunong po ako magluto. Marunong ako maglaba. Correct. Mas lalong marunong ako magmasahe. Pero, ayan, ganda yan. Gusto mo masahihin kita. Mamaya na, mamaya. Patayin mo na yung ilaw. Ayan po, kaya hindi po dahilan, hindi rin po kailangan na magpaganda pa ng katawan, no? Magpamacho o magpa-sexy para lang magustuhan ka ng iyong nililigawan. 'Di ba, ma'am, nga pa? Nakalimutan ko. Ayun, nagtampo tuloy ko naman. Alam mo, Ma'am Mercy? Ay, Mercy. Anong sabi? Nagtampo tuloy ko. Wed daw, sabi ni Gerald. Wed. Huwag daw kami. Siguro, ikaw. Palibasa, hindi kasi babae kailangan mo eh. Ayan, nagkakabistuan na. Hoy, Gerald, ha? Ito, ha? Makinig ka dito, ha? Parang si kay Romy. Simple. Romy sa araw, Romina sa gabi. Araw gabi, wala pang tanghali doon. May tanghali pa yun. May tanghali pa, may pang-snack pa. Pang-snack pa. Okay, but dako na po natin ang ating mga tips, ha? Sa mga lover boy, yan, ito po ang tips para sa mga iniirog, sabi nga nila, sa mga iniibig na babae. Basa, 1-1. Nasusulat. Ano pa? Versikulo 22 na tayo. Malayo. Versikulo 22 na. Ito'y medyo mahirap. Mm-mm. Pero, yung mga nauna nating mga tips, kung yung nabasa, ay i-apply ninyo ito yun. Magagawa ninyo ito, ask her out. Kailangan sure ka na dito sa decision na ito.
Dito mo malalaman kung bibigyan ka ng chance ng crush mo o hindi. May posibilidad na ma-reject ka pa rin dahil baka hindi pa handa yung nililigawan mo. Mm-hmm. O hindi mag-show ng sign of interest. Dapat alamin mo, malalaman mo naman yan kung may gusto din sa'yo o wala. Hindi ka naman manhid para hindi maramdaman yon. Tandaan mo ito. Ang may o kung may ang way para malaman ninyong background ng isa't isa, formally. Mm-hmm. Yayain mo naman hindi mo naman kailangan na mamahaling restaurant o bigating scenario. Kailangan yayain mo si Crush basta yung alam ninyong pasok sa budget mo. At alam ninyong kailangan yayain si Crush o magiging masaya ka kayo sa isa't isa. Mm-hmm. Tingnan natin kung hindi kiligin si Crush. Yeah. Ano pa yun mo doon? Tama naman yun eh. Kinakailangan kasi pagka ikaw ay manliligaw, Crush pa lang eh. Di ba? Doon naman nagsisimula eh. Doon nagsisimula yun. Sabi nga nila, Crush, meaning of love. Diba? Dahil doon din nauuwi yan eh. Yung simula ng pagka-crush, ang bagsak niyan, pag-iibigan. Nadidevelop kasi yung underdevelop eh. Underdevelop. Ngayon, kung talaga matindi ang pagka-crush mo doon sa isang tao, sa isang babae, dapat gagawa ka ng paraan. Paraan. Oh. Anong paraan? Yan. Di-invite mo siya, lilibre mo siya, snack-snack ka. Libre mo ng soft drinks, yan, chichirya, yan naman na simula, lalo na sa mga high school student. Yan nagsisimula yan, pag break time, yan, recess kung tawagin. May dala kang yung tawag doon, chichirya. Chichirya. Alokin mo siya, okay, sure tayo dito. Nang gulaman, alokin mo ng chichirya. Tapos yan, doon ka sa ilalim ng puno, diba? Sa loob ng school, yan. Sabi mo, una, kwentuhan. Share tayo rito. O yan. Share yan. Tobaon ko. Ikaw na bumili ng soft drinks. Tikman mo. Tapos mamaya tikman ko rin yan. Tapos ikaw na bumili ng soft drinks. Ano yung tikman? Ha? Nadulas kaya yata. Ano yung tikman? Hindi. Sabi ko sabi mo sa partner mo. Tikman mo tong baon ko mamaya. Ako naman titikim dyan. Magtitikiman sila. Oo. Yung baon din niya. Titikiman sila. Layo. At siyempre, doon naman sa mga legal age na pag-uusapan, yan, gagawa kayo ng paraan, mga boys. Invite nyo kung available siya at kung pwede siya, di ba? Kunin nyo, alamin nyo kung papayag siya, di ba? Yayain nyo, mamasyal, ayun. Manood. Liwanagin mo. Yan. Oo, manood na sine. Yan, alamin niyo kung ano yung habit niya. O kung ano yung hilig niya. Hilig niya. Oo, alam ba, hilig niya kumanta. Sa mga mall, meron po mga ano diyan yung mga video okay. Meron diyan. Oo, meron diyan. Kaya imong kumanta. At kung nalalaman mo naman sa sarili mo na marunong ka. Aba, di doon mo yun na yung pagkakataon mo, di ba? Kasama yun eh. Oo, ipakita mo sa kanya. Hindi, kahit alam mo yung crush mo, once a year lang kumanta, pagbigyan mo na, tuwing... Oo, kasi alam mo yung crush mo, pagka naging kayo na, tapos ang hilig niyang kumanta, pagka naging kayo na, madalas ka nang kakantahan niya. Ay, sasabi ko sa iyo. Kahit saan kayo magpunta. Napapakamot si Gerald. Anong mic ang gagamitin nun? Ha? Anong mic ang gagamitin? Depende. May wireless. May wireless. Tama ko rin. Alas 6. Sorry po. Sorry. Akala ko nasa umaga akong program. Alas 3:34 na po ng hapon mga kaibigan. Ayan. Tayo po'y magpapakilala muna ng himpilan. At after nito, balik po tayo sa programang DJ Neil the Lover. At doon po sa second part, the segment, Miranda Rights. Dito naman, kasama pa rin po mga kaibigan yung payong. Ha? Payong legal po. Ayan. At yung mga tips po natin, tuloy-tuloy pa rin po naman yan. Asa na yung ating tech? sabi ng ating listener, ayan. Happy watching kay Tess De Los Santos. Yan, maligayang panonood po. Sabi ni Kuya Leo, naguluhan ka ako kasi Love Notes program pero may Miranda Rights. Ayun, kasi sa Love Notes
Sabi ko nga sa inyo, yung mga biktima na sawing pala, oh, yung mga sawing pag-ibig. Oh, eh, pagka sinabing sawing pag-ibig, eh, may legal opinion dyan. Kasi depende kasi sa pangyayari. Diba? Anong klaseng pagkasawi sa pag-ibig yan? Oh, yan ba ang pinag-uusapan? Humihingi ba ng payo? Eh, may asawa. Oh, di ba? Kasi mausaping mag-asawa, pag-ibig pa rin yan, mga kaibigan. At dito naman po tayo papasok. Ha? Yan. Pagka ang pag-uusapan, pag-ibig ng mag-asawa. Mahirap. Pagmamahalan ng mag-asawa. Yan. Kaya meron tayong Miranda Rides. Good PM from Kelly Lim. Yan. Magandang hapon po. Maligayang panonood. Isang oras lang kasi ang dami naman kasi ng topics. Okay. Wala akong problema. Yun. DJ Neil, favor ako. Basta wag mo na lang akong tanungin kung bakit kasi ang hirap eh. Paliwanag eh. Sabi kay Aldrin. Parang ako lang DJ Neil. Tamad sa bahay eh. Ayun, tamad daw siya. Sabi ni kay Aldrin. Sige. Alam mo yung katamaran, iniiwan yan. Dahil kasi ikaw mismo, iiwan ka rin pagka ipinagpatuloy mo yung katamaran mo. Ayan. Sabi ni Kuyang Jeff Grande, when love struck between opposite person, physical appearance is not an issue. Mm-hmm. It is true love. Oh, tama. Oh, diba? Tama, pero ang sinasabi naman natin dito, isa sa pang-attract yun eh. Mm-hmm. Di ba? Nanliligaw ka palang, parang nanliligaw ka, manligaw ka. Mm-hmm. Hindi mo sasabihin ng totoong tao mo, ang pagkatao mo. Siyempre, papakita mo yung maganda. Alam mo, sabihin mo, uy, crush kita eh, gusto kita ligawan. Mamamatay tao ako, magnanakaw ako eh. Ang dami ko nang pinatay. Di ba, hindi mo sasabihin yun, di ba? Hindi, siyempre. Di ba? Parang ganun, papakita ka muna. Ito, papaka-insersers ka, papalaki ng katawan. Mm-hmm. Pero pagdating, bading ka pala patay. Delikado. Yun ang mas delikado. Mm. Yun ang pwede may demanda ang tao niya. Mm. Sabi ni Mia Flor, yan. DJ Neil, I'm in favor na magpaganda ng katawan ang isang tao. Not just na marami magkakagusto sa'yo, but aside from that, it will benefit your health. Tama. Tama. Diba? You will feel good about yourself. Tama. Healthy at healthy ka pa. Mm-mm, tama. Correct, tama. Mm-mm. Tama naman yan. Tama yan. Malaking tama rin yan. Malaking tama niya. From Mambiki, Ronaldo. Good PM po, DJ Neil at kay Romy Tuazon. Ayan na si, ayan na, si attorney. Attorney. Yung lapel natin, pagsuyo. Alas 3:38 na po ng hapon mga kaibigan. Tuli-tuli po tayo sa programa nga DJ Neil, The Lover. The Lover. I'll be watching kay Tony Hildo. Ayan, nanonood din siya. Tsaka kay Ma'am Vicky Ronaldo. I'll be watching po. Lover din niya si Tony Hildo eh. Lover din yan. Lover hindi din lang na. Alam na asawa niya yan. Pag nalaman asawa niya, gulpi yan. At, hindi ako... Naku, sino yan? Sino yung General? Ganda. Ah, si Alma. Hello. Good afternoon. Nakikinig pala yung asawa ko. hindi tumitingin sa ganda ng katawan ng lalaki. Mm-mm. Ang mahalaga sa akin, mahal ako, mahal ko rin siya. At naunawaan ako sa lahat ng bagay. Isa siya ng matino at responsabling asawa. Yung partner mo dyan, ayaw niya magpa-sexy asawa niya. Pero humanga ngayon sa katawan, magaganda. Aray na ko. Isa siyang matino at responsabling asawa. Butter mo yun, may... Ganyan-ganyan talaga yung asawa natin. Nasawa ko pala. Alma po, asawa ni... asawa ko yan. Kaya pala, may ganun. Matino, asawa. Asawa ni Romy Tuaso. Ano sabi ni? Sabi ni Tony Hildo, basa na. Oh, basa. Basa na. Magaling palang pumalo ng ano to, shuttlecock si Sir Tony. Sana Tony yan, sa badminton. Mm-hmm. Magaling yan si Antonio, di mo ba alam? Mm-hmm. Tony Hildo, saka si Tony Arsenal.
basa na po kayo. Yan, inuutusan na tayo. Ano si attorney? Asa na si attorney? Papasukan na. Oo, para mabigyan niya na nun. Kasi ang oras natin ay alas 3:41 na po ng hapon. May ilang minuto na lamang tayo. Magpapaalam na tayo. Isang oras lang ang ating programa. Masyadong napaka-ikli ng oras natin. Sige, basa muna. Ipasahin kaya muna natin ang ano. Basa tayo dito sa ating kalimitan, legal. Ito ba? Ito ba? Kalimitan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Ito ba? Una, long distance relationship. Kapag magkalayo ang mag-asawa, diyan pumapasok ang pagtataksil. Yun, kailangan natin ng payo ng isang abogado rito. Dahilan sa malayo naman na hindi nila nakikita ang ginagawa ng isa't isa. Malay niyang magkagawa ng gusto nilang gawin kahit pa makipag-flirting o sa opposite sex. Ikalawa, pagtataksil. Ano, puro pagtataksil ito. Dahil sa makabagong teknolohiya na tayo ngayon, mas madali na para sa isang partner ang gumawa ng kataksilan. Hindi mo maidadahilan na tao ka lang at umiibig. Kung ang asawa mo ay mabait, responsable, mahal na mahal ang pamilya mo, at prioridad kayo, bakit mo pa siya magagawang pagtaksilan? Kung halimbawa man na may problema ang inyong magkasasama, pag-usapan ninyo at hindi dahilan ang hindi pagkakaroon ng unawaan para magtaksil ka. Maaring sex lang ang habol mo sa babae o sa lalaki man na iyong matitipuhan. Tama. Dapat ang kay si attorney nito magpapaliwanag yung kanyang mga kasagutan dito kung ano ba itong mga ito nangyayari ito sa atin. Isa pa, financial problem. Ayan, ito madalas nito. Kahit gaano ninyo pakamahal ang isang tao, kung kayo naman ay laging kumakalam ng sikmura. Ayan, gutom na talaga. Walang maihahain sa pamilya ninyo, abay, lagi lamang away ang kahantungan ninyong mag-asawa sa panahon ngayon. Kung dati ang lalaki lang nagtatrabaho, marami na ngayon parehong nagtatrabaho, mapababae man, kasi para magtulungan ang mag-asawa na magsuportahan ang pamilya. Kung ikaw ba man ay lalaki, walang maayos sa trabaho at pag-aaway din ni Mrs. ang tuloy ninyo o worse sa paghihiwalay. Ayun. Yan. Yun ang mga ano dapat na ito na si attorney na pwede makasagot dito sa ating mga... May mga dahilan kasi. Oo. May mga dahilan. Kung bakit naglolo ko ang isang lalaki at isang babae. Ayun, yung tatlong dahilan na binasa ko. Yun. Oo. Unang dahilan, yung long distance relationship. Correct. Totoo yan. Nangyayari talaga. Kasi yan. Ang isang ang mag-partner, no, palalaki, mapababae, yung, alam mo, yung bugso ng damdamin, no, hindi nila napipigilan. Lalo't ang tao kasi, sabi nga, marupok. Yan. Si attorney Tan Sinsen. Pabatiin muna natin. Opo, may mic na po kayo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Opo, mahina yung mic ni attorney. Pumunta lang ako dito para bisitahin pero pinaupo na rin ako. Okay lang naman. Mahina yung lapel. Okay. Ngayon, kamusta ba kayo? Sige po, attorney. Natin, topic natin ngayon. Ilang minuto pa ba? Ayun. Meron pa tayong 16 na minuto. Okay. Dahil ang oras natin ay alas 3:44 na po ng hapon. Okay. Pabatiin mo natin. Tapos na ako, tapos na. Kumusta na po, attorney? Si attorney Bongtan Sinsen po. Ito po ang ating legal advisor. Ayan. Ngayon, kaya ako napad pa dito eh. Tagal na ako, hindi nakikita itong DCME. Huling tingin ko dito doon sa Victory Mall. Pero okay lang naman. Hindi ko. At malaki po pinagbago ng DCME dahil ang DCME po live na po. Live. Papanood na. Live na yan to. Nakita niyo po nasa camera po kayo. Puro camera ang nasa harapan niyo. Di artista na tayo. Artista. Artista ka na ngayon. Autograph mamaya. Autograph. Pagkatapos yan. Dapat na natin ang ating topic ano. Yan, tatlo. Tatlo. Yung attorney, ganito yung kalimitan ng dahilan paghihiwalay ng mga mag-asawa. Mm-mm. Ito yung topic na, ito magandang topic. Tatlo ang nating napili ngayon. Ito yung long distance relationship. Yan ang regalo sa inyo ni na magkaibigan na Opley at Marcos. Alam niyo ba yung alam niyo ba yung OFW program? Dalawang taon lang. Mm-hmm. Yung sabi ni Opley, di Blas, kababayan ko, boss,
wala na tayong pera, padala na natin yung mga tao doon sa OFW. Dalawang taon na subukan natin. Mukhang 30 anyos na, mukhang marami na rin sumabog na pamilya. Nanganganak yung babae, walang asawa. Oh. Wala asawa, iba ganun. Kaya, yung mga sinasabing long distance, talagang relationship, mabigat yun. Mabigat yun sapagkat dire-diretsuhin ko kayo, no? Yung mga bago mag-asawa, they are passionate. Kaya, pag nag-iwan na sila, yung init nila lilipat sa iba. Kaya, kasi wala masakit doon eh. Pero di ba, attorney, may kaso yan? May kaso nga yan, pero ang problema dyan ganito. Hindi mo lang pwede i-charge ng adultery siguro yan dahil the crime was committed outside the Philippines. Kaya napakahirap eh. Paano may... Kasi ang general rule, ang alam ko ha, yung pinag-aralan ko 50 years ago, a crime must be committed, a crime is territorial. It must be committed in the Philippines itself, in the Philippine embassy or consulate anywhere, in Philippine ships, kagaya, ewan ko, meron pa bang Philippine ships ngayon, siguro Philippine Navy, tapos yung aeroplano, yung mga PAL, yung mga Cebu Pacific. Ngayon, exception dito, yung sa Bitangkul case ngayon sa San Diego Bayan, sinasabi nila na there is a special law na crimes committed by a public official even outside the Philippines is punishable as if done in the Philippines. Kaya doon tinitira si Bitangkol na humihingi doon ng $30 million for the government. At nung tinanong ng Kwan, tinanong ng nung gumagawa ng trend, paano namin malalaman na totoo yung sabi? Yun ang bayaw ni Presidente Aquino, tanongin mo sa kanila. Na hindi naman dinidenay, kaya natataka ako bakit yung Bitangkol lang at si Atty. Bitangkol at si yung bayaw hindi nakukuhan, hindi na didemanda. Although the Czech ambassador said na magkasama sila. Kaya yun ang kwento na kaya adultery hindi naman siguro connected sa anuman trabaho sa gobyerno yan. Kaya pag nabuntis si babae na ibang lalaki, knowing that the woman is married, hindi sila ma-charge na adultery. Remember na yung adultery, maski na mag-sex ka sa may asawa, kung hindi mo alam na may asawa yon, walang adultery. Okay. Papasok na adultery. Sisingit ka na naman, ano? Kaya talaga, hindi ka gaya ng concubinates. Pag-sex kayo, scandalous, kung ganoon, scandalous circumstance, o kagaya nung yung asawa mo, iniwan mo kunyari sa Bulacan-Bulacan, sa bayan ko, tapos nag-asawa ka naman ng bagong babae doon, kagaya ginagawa ng aking pamangkin, kung cubinate siya. Pero attorney, yung pong OFW, kapag ka nagloko sa ibang bansa, wala pong kaso yon. Walang kaso kasi... Yung iniwan niyang asawa rito, kapag nagloko... May kaso. May kaso. Kung babae yung iniwan at nabuntis na ibang lalaki, and the man presumably knows that the woman is married, may kwan yun, merong tinatawag na adultery, hindi adulteration na adultery, pero adulteration na adultery, yung pamilya na adultery. Kung lalaki naman po, kung lalaki yung may kas, yung nagloko, yung lalaki yung naiwan dito. Kaya nga galit na galit sila Lauren Legarda eh. Bakit ganon? The law is not kwan, is not equal. Bakit kung kami magsasaya, nagdidemanda kami, pero yung lalaki nagsasaya, huwag lang niya gagawin sa bayan niya at doon sa harap ng camera. Scandalous eh. Pwede pala. Pwede yung walang crime. Kung halimbawa naman, attorney, yung OFW, meron siyang karelasyon dito. Sino, babae, lalaki? Sabi mo ganito. Lalaki o babae. Oh. Lalaki o babae. Basta OFW, meron siyang karelasyon dito. Sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Oh. Nasaan siya ngayon? Nasa ibang bansa siya, pero meron siyang ibang karelasyon dito. Ano yung sa relasyon? Baka naman na nag-Facebook lang sila o nag-chat-chat lang sila.
Hindi, I mean, posibleng inuwian niya, ganun, halimbawa, inuwian niya rito. Kinahulihin siya. Mm-hmm. Huli siya na asawa niya. Alam mo, may, yan sinasabi na sa gisag doctrine namin, ano? Mm-hmm. Kasi noon, ang adultery, you must discover your wife with a man in the bed. Mm-hmm. Actual. Having sex. Actual. Hindi ka natutulog, ha? Baka mm-hmm. sabihin kasi, naku, dinala ko lang ho yung asawa dito, nahilo eh. Having sex. Itutuyon, yun naman, depende naman. Dinala ko sa akin, nahilo ho eh. Dinala ko dito, pinapatulog ko. Yan, pero ganun-ganun. Mm-hmm. Having sex. Pero yung sagisag doctrine, kasi si sagisag, inaway niya ng konti, yung maestrado sa Supreme Court, sabi, yun naman, doctrine na yun, sobra naman kayong malupit sa may asawa. na iputan na, tapos hindi pa pwede magdemanda. Kaya sinabi niya, sabi, bakit? Hindi naman siguro papasok ang lalaki at babae sa motel para mag-rosaryo. Kaya ngayon, pag pumasok mo ang lalaki sa motel, presumably, meron ng adultery doon. Mm-hmm. Dahil kay Senator Sagisag, pinursigin niya yun. Tama naman si Sagisag. Anong gagawin ng lalaki at babae sa motel? Magagastos ka pa. Pwede naman sa kotse. Ganun. O, totoo yan. Kasi kailangan, hindi naman kailangan pag pumasok ka ng motel eh. Alam na kaagad kasi, yun, presumably yan sa atin sa Pilipinas. Pag ganyan, hindi kaya si Bambansa pumasok sa motel, hindi pa yata ang ano yun. Baka hindi nyo alam, pumunta ako 1993, almost 25 years ago sa States. Punong-puno yung mga hotel, sabi sa akin ng sipag ko, pasensya ka na. Attorney Bong, doon na kita ilalagay sa motel. Sabi ko, pangit mo yun? Hindi. Ang talagang original ibig sabihin ng motel, motor hotel, yung mga... Motorist hotel. Motorist, yung mga driver, biyahero. Kahinga dyan. Yung problema, sa Pilipinas ginawang... Meron ditong message. may message dito, sabi niya, DJ Neil, pwede po bang magtanong if okay lang, Bogart from Jeddah. Sige. Message lang po kayo. Yung ano man po yung katanungan nyo. Okay lang po, wag lang mat. Bakit two lover boy na kayo dyan? Sabi ni Ate Jamie. Yan. Yes. Happy washing kay Herman Manalo Albis. Yan. Pinsan ko dyan sa may Prisco, Quezon City. Alam mo sa Pilipinas, masyado tayong masyado sa OA. Sinabi ko sa babae, buntis ka ba? Sabi, torne naman, pwede naman sabihin ko nagdadalang tao. Tayo, masyado tayong mamahiyain sa Amerika. Merong tawag lang doon sa television, penis, vagina, sex. Oh. Dito eh, kasi organ, kaya the best part of the message is the playing of the organ. Diba ganon? Kaya, sa totoo, natutuwa ako dito kay Rupot, ano, Tulpo? Kay Rupot Tulpo, sabihin niya, penis, vagina, at tapos sex sa Tagalog. Eh, masyado naman tayo hipokrito eh. Kaya kailangan siguro ayusin natin. Kaya, tingnan mo, hipokrito tayo pero ang dami-dami naman yan. Tama siya, si Pangulong Duterte, pinamubulat niya na sa atin yung PI. Pero sa totoo, makalintag doctrine yun. Mm-hmm. Yung ninong ko sabi niya, noon kasi pag nagdemanda ka ng, didiretso pa na, huwag na tayo ng putang ina. Yung sabihin niya is, your mother is a whore. Your mother is a prostitute. Yun ang ibig sabihin. Sa Amerika naman, tawag doon, hindi yung nanay tinatawag yung anak eh, son of a bitch. Ang talagang dapat na kung doon, anak ng puta, hindi puta. Pero ito niya may decision. Pare-pareho rin naman sabihin, pero makalental doctrine, mga 50 years ago, almost, ang sabi ni Justice Macalintal, it is a pearl, parang ganun, jewel of the Tagalog language yung puta na kaya it's no longer criminal. Pag ngayon, pag sinabi mong anak ng puta tapos eh, papatayin kita, yung criminal yun. Iba na yun. Kasi mayroong kasamang kanyon, pananakot. Mm-hmm. Pero may decision na yata ito ng Supreme Court na yung pagmumurahin ng tao na, ano ba, criminal ba yun? Hindi, pag sinabing PI, hindi na criminal yun. Yung nga sinasabi ko, Macalintal Doctrine. O yan na. Yun ang decision ni Justice Macalintal. Sa totoo, yung tuwan-tuwan yung mga kwan, yung mga prosecutor,
Kasi noon eh, pag sinabi niya, anak ng puta, puta na yan, tapos so, hindi yung, yung sana mabit, sana pehor eh. Biro mo pupunta doon sa physical yan, magdidemanda, di magta-type na naman yung kwan. Magta-type na naman yung secretary ng kwan, ng fiscal. And malaki na bawas doon, ha? Siguro out of 10 prosecutions yung PI na yun, one of them. Mm-hmm. Kaya malaki na bawas. Mm-hmm. Because of the Makalintal doctrine kay Justice Kirubi Makalintal. Hindi si Romy, ha? Si Romy. Election niya, election. TU niya yun. Ngayon, ano pangalawa? Yung pangalawa ko. Important natin para ano ba? Yung pagtataksil. Pagtataksil daw. Adultery yun. Parang adulteration yun. Bakit ka mo? Kasi ang punto ng Old Testament, pag ang babae napunlaan ng ibang lalaki, nasisira. Kaya ang adultery, masama sa Ten Commandments, masama rin sa Spanish Code na inadapt ng Spanish Criminal Code na siyempre, kinopya naman ng Revised Penal Code. Mm-hmm. Kaya yun ang jury, masama napupunlaan ang babae ng ibang lalaki kasi nasisira. Yung sinasabi ko, adulteration na hindi lang adultery, kundi adulteration, dumadami na ang pamilya, miyembro ng pamilya na hindi galing sa kanyang tunay na asawa. Mm-hmm. Yun ang kwento. Yung isa, financial problem. Isa pa yun. Ang financial problem. Alam mo, sa totoo, marami mga ulul na mga lalaki na pag may syota sila na nagka-asawa, nakikita nilang kupos ang pera, nililigawin la ulit. Talagang tinitimta nila. Kasi ang babae naman, lalo pa ngayon yung mga pare, meron pero kuminsan nililigawan rin nila yung mga sa mga parwa, kaya meron silang kwan doon yung ugnayan ng mga club ng mga kwan, ng mga wives of OFW para magtutulungan. Ngayon, kung mahina yung kura paroko, eh talaga madaling timtahin ang babae na bigyan ng pera at kung ka na, at pwede na tayo mag-deet, sabi na mag-deet. yun ang talaga kung doon. Kasi ang alam ko, ang sa, kundi 30-70, 40-60, ang pinapadala, 60 lang. Tinatabi ng lalaki yung 40% para pag-uwi. Ang problema, bago maka-uwi, kumisa na, nakuhan dito, na nadadapa doon sa bahay ng girlfriend. Kaya yung bulsa na hubulog na pera sa bulsa. Doon na pupunta yung 40%. Okay. Yeah, sabi ni Joy Balida, sabi niya, bitin ako, ay, sabi niya, patapos na oras nyo, day off ako, pa naman sana. Dami ko sana itatanong, mga lima, ingat kayo langit dalawa, DJ, God bless. Ayan. Thank you po, God bless. Thank you po. Pero next Saturday po, makakapiling po muli natin si Atty. Bogdan Sinsen. Doon po sa may mga katanungan, sa mga gusto pong humingi ng legal advice. Yan, narito po. Birthday kasi na aking kapatid eh. Eh, nag-out, hindi ko malayasan eh. Ko lang naman ako, 73 lang naman. Yung may birthday celebrant, 85 lang naman eh. Pag nilayasan po ito, sabi siya, walang hiya ako. Biruin niyo po ha, mga kaibigan, si Atty. Bongtan Sinsen, 73 years old na. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ang pagbibigay. Actually, hindi na po kailangan ito maghanap boy kasi milyonaryo na po ito eh. Dating milyonaryo si Atty. Ngayon, bilyonaryo na. Napakasipag. Masipag. Ayaw ko kasi maghintay mamatay. Matulungin na tao to si Atty. Tan Sinsen. Ayaw ko kasi maghintay ng kamatayan kagaya ng tatay ko. Nadapatuloy, sinisisi kami ng mga tao. Yung kanyang kalakasan talagang ibinibigay niya sa mga tao na nangangailangan. Wait, madali pong lapitan ito. Opo. Alam niyo po, kaisa-isang abogado sa Pilipinas. Ha? Kung ang mga babae naghahabol ng karapatan ng lalaki, si Atty. Bongtan Sinsen, mga kaibigan, sinasabi ko po sa inyo, siya po ang nag-iisang abogado sa Pilipinas na kapagpanalo ng karapatan ng lalaki. Oh, naipanalo niya kung paano nabigyan ng sustento ng kanyang misis. Oh, ayan. Magtataka kayo. Sa susunod. Dito sa Pilipinas, mga babae naghahabol. Ha? Naghahabol ng sustento sa kanilang mister. Pero si Atty. Na ipanalo niya.
lalaki naghabol. Lalaki naghabol. Nakakahiya, sa susunod na lalingan sa siya lang mag isa dito sa Pilipinas. Ikikwento sa inyo ni Atty. Bong Tan Sinsen kung paano. Okay. Good day. Alam niyo, sa totoo lang, 60 years ago, tinuro sa amin ng pare doon, good morning, good afternoon. Pag-alangan na good day para kung hindi pa good afternoon, hindi pa good night, ilagay mo good day para bitin yon para sa for the whole afternoon yon. Okay. Yan. At dun po sa mga bagamat masakit man pakinggan, pero dun po sa mga gusto magpaanal ng kanilang kasal, andito rin po si Atty. Sana magkaroon na ng adultery na divorce. Divorce. Sa buong mundo ha, ang Pilipinas lang, at Vatican ang walang divorce. Ha? Kasi sa totoo naman eh, napakagastos eh, 200,000 yata minimum ng gastos. 100,000 to 200,000 kasi alam niyo bakit? Eh, mismo psychologist, babayaran sa kailis, mga 40 mil na sinisigil. Kaya yung abogado. Pero Tony, yung nag-introduce sa atin ng Christianity, ba, Spanish. Pero meron silang divorce. Kaya nga eh. Kaya sinasabi ko, may pagka-hipokrito ang Philippine society. Espanya, may divorce. Oh, pero galing sa kanila yung ating kwan. Christianity. Pero, ewan ko, bahala na. Pero di ba nakalagay doon sa papers eh? Marriage contract. Pero ito ang problema. Walang divorce nga, pero katakot-takot na living. Nandiyan dyan si presidente. Na, kaya ako naman, hindi ko pinupulaan, pero hindi maganda ehemplo. Kasi sabi nga nung ni General kaklasiko, Tony, tulungan mo naman itong kaibigang babae. Live-in, iniwan nila. Sabi ko, yan ang problema. Ayaw nila ng kasal. Ayaw lang ng certificate, sabi lang, papel lang yan. Pero pag iniwan sila, sorry. Ang magbibigyan lang ng tulong talaga, yung anak, yung asawa, pasensya, yung girlfriend. Ayan, sabi ni Bia Flor na Kabitin daw. Ayan niyo po, next Saturday. Agahan na ni Atty. Pagdating. Atty., paalam na po tayo. Paalam ko sa inyo lahat. Good day ulit po. Maraming salamat, Atty. Thank you very much, Atty. Kaya Romy. Yan lang po. Maraming salamat po sa susunod na Sabado po. Itutuloy natin ito ating usapan. Napakaganda po ito. At marami tayong matututunan ng tungkol sa batas. At sex. Sex. Kasama. Bawi na. Yung susunod na program, pasensya na. Bawi na lang sa ano. Wala na. Wala namang susunod na program. Meron. Anyway, wala na po oras. Dahil ang oras po ay alas 4:30 na po ng hapon. Kami po ay pansamantala magpapaalam ang programa ng DJ Neil The Lover. Sana po nakapulit po kayo ng aral sa aming konting naging topic. Alam kong bitin, pero ayan nyo po sa susunod na Sabado. Dito pa rin po sa programang DJ Neil The Lover. Muli po tayo magkarinigan. Ako po ang inyong lingkod, Neil Miranda. Ako at ang lagi ko pong paalala. Sige. Sige, ako naman po si Romy Tuason. Atty. Bong na lang tawag niyo sa akin. Atty. Bong Tan Sinsen, maraming salamat. Ang lagi ko pong paalala, lahat ng problema may solusyon. Kaya huwag po tayong bibitiw. Huwag kang bibitiw. Huwag kang hulagpos. Kapit lang. Yeah.